Bago natin simulan ng kwento sa araw na ito, iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa isa pa nating channel, ang Dear Sir Paul. Araw-araw din po tayo nag-a-uploads ng mga horror stories doon. Kaya kumbitin pa kayo dito sa ating main channel, ang Creepy Macpanset. Punta po kayo sa kabila para sa walang sawang kwentong katatakutan. Muli po, Dear Sir Paul, maraming salamat po. Uy, ikaw. Oo, tama. Ikaw na nakikinig. Halika dito. Meron ako itatanong sa'yo. Minsan ba, may mga pagkakataon bang sa pamilya mo, nararamdaman mo bang hindi ka kabilang? O may mga pagkakataon bang kahit wala ka namang ginagawang mali, tapos ikaw pa rin yung palaging napagbibintangan, palaging nakikita, palaging pinagsasabihan, yung kahit na ginawa mo naman ang lahat para makita nila ang kahalagahan mo, pero hindi pa rin sapat? Ano? Sagutin mo nga ako. Pero lilinawin ko lang po ah, hindi po drama ang kwentong ito. Kababalaghan. Ako nga pala si Liam. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako pero ang kwentong ito ay matagal na pong nangyari. Nag-iisa talaga akong anak pero kahit na ganoon, masaya at kontento naman kami sa buhay ng pamilya ko. Palagi akong center of attention ng mga tao sa baryo namin dahil yun sa taglay kong talento noong bata pa ako. Subalit lahat ng iyon ay biglang nawala na parang bula nang dumating si Noel, ang ampun ko na kapatid. Nasa 6 na taong gulang na po noon si Noel nang ampunin po siya ng nanay. Naawa kasi si nanay sa kanya kaya inampun niya nga po ito. Para naman daw meron akong kalaro. Nakita niya sa bangketa na umiiyak at walang kasama ang batang yun. At nang tanungin niya kung nasaan ang kanyang mga magulang, wala na raw ito. Kung kaya't kinuha na nga siya ni nanay at dinala sa bahay namin. At pagkatapos, ituturing na nga raw niya itong anak. Noong una, wala naman pong naging problema sa akin. Masaya kaming buong pamilya kasi nadagdagan kami. Kaso nga lang, unti-unting nagbago ang ikot ng lahat. Bigla na lang kasing napunta ang atensyon ng marami kay Noel na ayon sa kanila ay mas magaling, mas mabait at lahat ng mas napunta na po sa kanya. Pati nga mga magulang ko, hindi na rin sila pabor sa akin at ang palagi na lang po ang pinakikinggan ay ang ampun nila, si Noel. Para ako naging sampid sa mga panahon na iyon. At dahil dun, nagalit po ako kay Noel. Makalipas po ang ilang taon, ang tahimik po na baryo namin ay bigla na lang pong nabalutan ng kababalaghan. Paano kasi? May mga pagkakataon po na gigising na lang kami sa umaga. May mga hayop na kaming natatagpuan na patay. At kung minsan, may mga tao rin po na biktima. Pakiramdam nga ng lahat, hindi ordinaryong tao ang may gawa noon, kundi isang aswang. Samantala po, dumating po ang araw ng fiesta sa lugar namin. Marami po ang nagpunta sa may bahay namin. At kung dati, ako lagi ang siyang pinupuna ng mga bisita nila nani at tatay. Ngunit noong mga panahon na iyon, nagbago na nga dahil yun sa ampon kay Noel. Lahat talaga ng atensyon ay talagang napunta sa kanya. Nasa tabi na lang ako noon, parang basura. Ngunit anong magagawa ko? Wala. Lumipas pa po ang mga araw. Isang araw po, nakita ko si Noel na mag-isang nakatingin sa palaboy na aso sa labas ng bahay namin. Nasaksihan ko ang pamumula ng kanyang mga mata at ang pag-iiba ng kanyang emosyon habang nakatingin sa aso. Para bang may balak siyang sunggabin ito. Ang aso naman, nang mapansin siya, ay otomatikong itinago ang buntot at naging mabangis ito habang nakaharap sa kanya. Sa takot, napatakbo ako sa labas. Napasigaw pa nga ako. Mga kapitbahay! Si Noel! Siya yung aswang! Nang hilabot sa gulat ng mga residente,
Ang iba naman, nataranta at agad na sinara ang kanika nilang mga bahay. May ilang napatakbo at nagsisisigaw. Napangiti ako sa loob ko. Siguro naman ay sa wakas, may ibabalik na sa akin ang nawalang atensyon. Nagmadali akong pumunta sa may bahay at nakita ko si Noel at si Nanay na parehong galit na galit sa akin. Anong problema mo, Liam? Papaano mo nasabing isa akong aswang? Nababalo ka na ba? Huwag ka na magmaang-maanga, Noel. Alam ko na ang lihi mo. Nakita kita kanina. Anong nakita mong ebidensya para masabi yun, Aber? Gumagawa ka lang ng kwento. Dahil ano? Nasa akin ang atensyon nila at wala na sayo? Ganun ba? Hindi ako nakapagsalita. Napatiimbagang akong nilapitan siya at kinwelyuhan. Mabilis namang umawat si Nanay. At pati siya, malakas akong itinulak. Huwag mong ibahin ang kwento. Isa kang halimaw. Tapos. Tama na, Liam. Magkapatid tayo. Wala akong balak na labanan ka. Duwag ka kung ganun. Ha? Hindi ako duwag ha? At hindi ako aswang. Sakto namang dumating si tatay. Kaya napaghiwalay niya kaming dalawa. Puro na naman sermon ang natanggap ko sa mga magulang ko. Pero hindi ako nagpatinag. Alam kong may lihim si Noel. May patay! May patay na naman! Kinabukasan po noon, nabulabog na naman ang umaga namin sa sigaw ng isang babae. Napalabas ako ng kwarto dahil doon at mabilis na tsinek ang kwarto ni Noel. Kumpirmado, wala siya doon. Nakangisi akong dali-daling tinungo ang kwarto nila Nanay at magsasalita pa sana ako nang mapansin kong wala rin si Nanay. Napatingin ako sa orasan. Alas 5 pa lamang ng umaga. Nagtaka naman ako. Paanong wala silang dalawa? Hindi naman sila lumalabas ng bahay kung hindi kumakain ng umagahan. Tsaka masyado pang maaga. Saan sila pupunta? Si tatay lang po ang nandoon. Kaya ginising ko siya. Pero hindi naman ito nagbigay ng tingin sa akin. Dahil sa takot na baka kung ano ang ginawa ni Noel sa nanay ko, lumabas ako ng bahay at hinanap sila. Tinanong ko ang ilang nagsilabas ng residente kung nasaan yung patay na sinasabi ng babae. Oo, iniisip ko sa mga panahong iyon na baka si nanay ang bangkay na iyon. Mabilis kong tinungo kung saan ito itinuro. Dumagundong ang puso ko sa kaba. Pagkarating ko doon, nakita kong may ilang bata at babae nang nakayakap sa bangkay. Lalaki pala ito. At kitang kita ang karumal-duman na ginawa ng kung sino mang gumawa sa kawawang taong yon. Umalis ako sa lugar at diretso pa rin hinanap sila nanay hanggang sa napadpad ako sa mapunong lugar at hindi na matao. Sa may di kalayuan, may isang figura ako ng ginang na nakita. Habol-habol ang kanyang hininga. Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanya. Pero nagulat ako nang may biglang humawak sa balikat ko mula sa likuran. At nang harapin ko ito, ay tumambad sa akin si Nanay Lorena, isang albularyo sa aming baryo. Liam? Nay Lorena? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa nagigising ang araw pero nandito ka na. Saan ka lang galing? O saan ka pupunta? Hinahanap ko po kasi si nanay ko pati si Noel. Pagkagising ko po kasi wala na sila. Natakot po ako na baka may kung ano nangyari sa kanila. Lalo pa at may sigawan kanina at may namatay na naman po. Hindi naman sila aalis kung wala silang pupuntahang importante, iho. Ang gawin mo, bumalik ka na sa inyo at napakadelikado. May mga aswang sa paligid. Nag-alinlangan naman akong napangiti sa kanyang sinabi at napatango na lang. Pasimple kong nilingon ang figura ng babae pero wala na ito roon. Pagkalingon ko ulit sa dadaanan ko pabalik ay tumambad ang mukha ni Nani at ni Noel. Sa pagkakakita ko sa kanila ay muntikan pa akong matumba.
Duguan ang kanilang mga gamit at bibig. Pulang-pula ang kanilang mga mata at parabang wala sa sarili. Magsasalita pa nga sana ako, pero hindi na nila ako pinansin at nilagpasan na lang na parabang wala silang nakita. Hindi ko sila makilala sa mga oras na iyon. At dahil po sa takot, napatakbo na lamang ako papalayo. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa makarating ako ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang weirdo nila pareho. Pero hindi ko alam kung bakit, ano ang dahilan, bakit sila ganoon. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, nakauwi na rin po sila ng bahay. Normal lang po sila. Parang wala silang problema. Hindi ko sila nakausap ng maayos. Habang si tatay naman, ay todo ang tanong tungkol sa bigla ang pagkawala nilang dalawa. Buong araw, umiwas ako kila nanay at Noel. Marami akong tanong sa sarili dahil ayoko magbintang pa. Baka mapagalitan na naman ako. Pero sigurado ako sa nakita ko. Kailangan ko lang ng ebidensya. Hindi ako mapalagay. Gusto ko na nga silang kumprontahin pero natatakot ako. Lumipas ang buong araw para akong timang. Hindi ko sila nakausap ng maayos. Pagsapit nga ng gabi, hindi na talaga ako mapakali. Binantihan ko sila nanay na makaalis. Sa upuan ako nagtulog-tulugan. Bandang alas 12, nakarinig ako ng mahinang bulong-bulungan. Sila nanay at si Noel, dumaan sila sa harap ko ng dahan-dahan hanggang sa makalabas sila ng pinto. Minabuti ko munang makalagpas sila ng kaunti bago ako umaksyon. Kinakabahan ako pero kailangan kong gawin. Wala pa kasi akong ideya noon kung ano ang dahilan kung bakit sila nagkaganoon. Lalong-lalo na si nanay na magulang ko. Sinundan ko po sila sa labas. Nakita ko silang lumiko sa may kanto. Kaya't mabilis ngunit maingat akong sumunod sa kanila. Napansin kong napahinto si Noel na parabang tinitiis nito ang sakit sa loob-loob niya. Inalalay naman niya si nani na makapunta sa isang malaking puno. Ako naman, maingat na maingat ko silang sinundan. Tumango ako sa may isang bahagi na makikita sila pero hindi nila ako mapapansin. Nay, ang sakit po. Inaalalay naman siya ni nani na makapunta sa isang malaking puno. Tiisin mo lang anak, mawawala din yan. Nay, hindi ko na po kaya, nay. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang matumba si Noel at nangisay. Ilang saglit pa, napansin ko ang pag-iiba ng kanyang anyo. Naging malaking aso ito. Munti ka na nga kumapasigaw sa nasaksihan ko. Sumunod naman si nanay. Sa isang iglap, biglang napadako sa akin ang atensyon ni Noel, kaya mabilis akong napatago. Kabadong-kabado ako noon. Ramdam ko ang kanyang paglapit. Nanginginig na ang tuhod ko noon. Hindi ko alam kung papaano bang makakataka sa kanila. Ilang saglit pa ay narinig ko ang mahina niyang pag-angil. Wala ako naging takas. Sinungkaban niya ako. Pero mabuti na lamang, mabilis ako nakabangon at nakatakbo. Sinunda naman ako ni nanay sa pagtakbo. Tumutulo na ang luha ko nun sa takot. Hindi ko alam kung hanggang saan kakayanin ng katawan ko ang pagtakas sa kanila. Panigurado, hindi na nila ako kilala. Tulong! Tulong! Hinabol ako ng aswang! Ngunit kahit anong lakas at paulit-ulit na sigaw, parang walang nakakadinig sa akin. Takbo pa rin ako ng takbo. Hindi ko nga alam kung papaano at saan ko nakukuha ang lakas na iyon. Kasi napakabilis po talaga ng takbo nila. Bukod pa doon, ang lakas din ng pagdamba nila sa akin. Pero sa mga panahon na yon, parang wala akong nararamdaman. Parang ang lakas ko din. Yun na ata ang tinatawag nilang adrenaline rush. Mabuti na nga lang, sa pagliko ko sa isang kanto, may tao akong nakasalubong. Si Nanay Lorena.
Napaduustos ako sa kalsada sa pagtigil ko. Mabuti na nga lang at natakot yung mga asong sa albularyo. Mabilis silang tumakbo papalayo. Sila nanay! Sila nanay at Noel! Sila po yung mga aswang! Hindi ako pinakinggan ni Nanay Lorena. Sinama niya ako sa bahay niya. Binigyan niya ako ng inumin pampakalma. Pagkatapos nun, sinalaysay ko ang aking nasaksihan. Si Nanay Lorena, ayaw talagang maniwala. Hindi tama yan, Lian. Masama ang manira. Lalo pat nanay at kapatid mo sila. Nay, isipin niyo nga, bakit ko naman sisiraan yung sariling nanay ko pati yung kapatid kong ampon? Nakita ko lang talaga. Sila yung aswang. Habang kinukumbinsi ko si Nanay Lorena, biglang malakas na bumagsak ang kanyang pintuan at tumambad sa aming harapan si Nanay at si Noel. Pareho silang duguan. Nagulantang naman si Nanay Lorena sa kanyang nakita. Akma na sana kung susugurin ni Noel. Pero napigilan ka agad siya ng albularyo. May kung anong orasyon siyang sinabi na naging dahilan para hindi makagalaw ang dalawa. Maya-maya, natakot sila. Napaatras at tumakbo paalis ng bahay. Maraming tao ang nakarinig sa malakas na kalabog ng pinto ni nanay. Kaya marami rin ang napalabas ng kanika nila mga bahay. Pero, yun ang mali nila. Walang pinalampas sila nanay at Noel nang sunggaban nila ang ilang tao. Nagkagulo po sa labas. Si Nanay Lorena naman, mabilis lumabas para tumulong. Pero huli na, may mga nasugatan na at may mga namatay. Nanghina ako ng tuluyan, para bang hindi ko malunok ang katotohanan ng iyon. Hindi ko matanggap na papaano nagkatotoo yung mga hinala ko kay Noel. Hindi ko rin akalain na si nanay ay kasabot din. Papaano siyang naging aswang? Di kalaunan, tumating po si tatay. Doon ko ibinuhos ang galit sa kanya. Kita nyo na, puro ko'y pagtatanggol sa taong yun. Sa ampun nyo. Tapos ano nangyari ngayon? Pati si nanay nadamay na. Usak na ang pamilya natin. Nagbulag-bulagan kayo eh. Ayaw nyo makinig sa akin. Kasalanan nyo. Kasalanan nyo ang lahat ng to. Hindi nakapagsalita si tatay. Bagkus, niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak na ng hingi ng tawad. Sa gulat ko, hindi na rin ako nakapagsalita pabalik sa kanya. Napayakap na lang din ako ng mahigpit. Maya-maya, lumapit sa amin si Nanay Lorena. Kailangan nilang mawala rito sa baryo. Kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila sa mga tao. Ano pong gagawin ninyo? Kayo Liam ang siyang dapat gumawa. Patayin niyo sila kung ayaw niyong lumala ang sitwasyon. Nagkatinginan kami ni tatay. Pareho naming hindi alam kung ano ang gagawin. Kasi napaka-imposible ng gustong gawin ni Nanay Lorena. Wala na po bang ibang paraan? Malungkot na umiling si Nanay Lorena. Wala nang ibang paraan para maligtas ang baryo natin. Patayin niyo na sila. Hindi ko po kaya eh. Hindi ko po kayang pinapagawa niyo, Nay. Nanay ko po siya. Alam ko yun. Pero wala na rin naman tayo magagawa. Ito ang kanilang kapalaran, Liam. Ito ang makakabuti sa ating baryo. Kung gusto mong manahimik tayo, sundin mo ako. Dahil kapag iba pa ang gumawa niyan, mas brutal pa na paraan ang gagawin nila. Wala kami nagawa. Kailangan namin tanggapin ang sinabi ni Nanay Lorena. Pero sa mga panahon na yon, hindi pa namin magagawa yon dahil nawala po si Nanay at si Noel. Kami naman po ni Tatay, luhaang umuwi sa bahay namin. Inaasahan namin na baka nandoon nagpunta ang nanay ko, pati ang kapatid kong ampon na demonyo. Pero sa pagdating po namin doon, wala po kaming inabutan. Tay, ano pong gagawin natin? Papapatayin ba natin si nanay? Anak,
Totoo ang sinabi ni Nanay Lorena. Kailangan natin silang patayin dahil mas marami pa silang mabibiktima. At ayoko din namang ibang tao ang pumatay sa kanila. Pero Tay, baka naman may pag-asa pa. Hindi ko alam anak. Maraming nakasaksi. Kaya ano pong magagawa natin? Hindi ko din naman alam kung may pag-asa pa ba silang bumalik sa dati. Pero Tay, palagi ko, baka hinawaan niya ng pag-aswang si Nanay. Yun na lang ang nakikita kong dahilan, Tay. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Wala pa rin kaming tulog sa mga sandaling yun. Inaabangan namin si Nanay. Dahil sa totoo lang, wala na kaming pakialam kay Noel. Maski ang tatay ko na dating pabor na pabor sa kanya. Pagsapit po ng dilim, nakarinig kami ni tatay ng katok sa aming pintuan. May hawak-hawak kami mga sundang noon. Nakaamba ito kung sakaling sina Noel at Nani ang nandoon at kami naman ang atakihin. Ngunit pagbukas namin ng pinto, laking gulat na lang namin nang isa itong matandang lalaki. Magandang gabi. Pwede ba magtanong? Heto ba ang Barrio Dos Por Dos? Napatango kaming dalawa ng tatay ko. Mabuti naman at hindi ako naligaw. Ah, may kakilala ba kayong babaeng manggagamot na nagngangalang Lorena? Muli kaming napatango ni tatay. Alam niyo ba kung nasaan siya? Bakit po manong? Ah, may kasalanan kasi sa akin ng babaeng yun. Kasalanan? Bakit po? Albularyo ang pagkakaalam niyo sa kanya, tama ba? Opo, bakit po? Pues, mali ang pagkakakilala niyo sa kanya. Nagpapanggap lamang siyang albularyo. Ngunit ang tunay niyang pagkatao ay isang mangkukulam na aswang. Nabigla kami ni tatay sa nalaman namin. Sandali po, nagbibiro po ba kayo? Mukha ba ako nagbibiro? Ang layo ng binahe ko tapos bibiruin lang kita. Sandali po, sino po ba kayo? Tawagin niyo na lang akong Canor. Ang pinakapogi, ang pinakamagaling na albularyo ng Cavite. Napakalayo ng lugar ninyo, Cebu. Diyos ko po, mabuti na lang may nagbayad sa akin ng pamasahe. Sandali, ano po ba kayo? Albularyo nga, hindi ba? Bakit? Hindi po kasi halata sa itsura nyo. Sa damit, oo. Ah, normal na yan. Alam kong gwapo ako. Hehe, di bale. Pero mabalik po tayo. Totoo po ba ang sinabi nyo? Oo, iho. Di ba may nagaganap na pagpatay dito? Mga hayop, mga bata, mga buntis. Opo. Pero, teka po ha. Nalaman ko po kasi kanina lang. Yung nanay pati yung kapatid ko po, sila yung aswang. Sila po yung nanggugulo sa baryo namin. Ay nako, huhulaan ko. Sinabi ni Lorena sa inyo na patayin nyo ng tatay mo ang kapatid at nanay mo. Tama ba? Opo, yan ay ang sinabi po niya. Anako, modus na talaga ng impactang yun ng ganong gawi. Hindi aswang ang nanay mo, pati yung kapatid mo. Kung aswang sila, edi sana aswang ka rin. Maliban na lang kung nayanggaw sila ha. Pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Naaamoy ko ang mga nangyari dito sa lugar na to. Si Loren ang may gawa nito. At naaamoy ko rin sa bahay nyo. Tao kayong lahat dito. Malamang, kinokontrol na lang ang kapatid at nanay mo para magmukhang aswang sila. At ito ang gumawa ng pagpatay para naman hindi siya mapagbintangan. Ganoon lang kasimple. Sa totoo lang po, ang hirap paniwalaan ng matandang kausap ko na nagngangalang Mang Canor daw. Paano ba naman kasi? Oo, pogi siya.
Pero yung damit, yung mga daladala, yung dumi, eh parang pampulubi. Pero ganun pa man, sa bawat mga salita niya, eh unti-unti akong naniniwala sa kanya. At para bang nagkakaroon ako ng pag-asa na muli pang mabubuo ang pamilya namin. Kung totoo po sinasabi niyo, ano pong gagawin niyo? Eh di, papatayin ko yung impactang yon. May mga nagre-reklamo na sa kanya na ultimo hanggang Cavite eh dumayo para lang tigilan ko na nga ang kahibangan niya. Buhay pa ba ang nanay mo? Pati ang kapatid mo? Opo, hindi naman po namin sila pinatay kaninang umaga kasi tumakas po sila. Sana nga buhay pa sila. Sana hindi sila pinatay ng ibang taong nakokontrol ng pag-iisip ng impactang yon. Alam niyo ba kung saan nakatira si Lorena? Opo. Samahan niyo ako. At pwede ba? Ialis niyo nga ang pagkakatutok sa akin ng mga itak niyo. Ay, pasensya po, Mang Kanur. Sandali, may alak ba kayo dyan? Tay, may tubaka pa ba? Meron ho, bakit po? Abutan mo ako ng isang baso. Kailangan ko lang. Sige po. Heto po. Ano po bang gagawin nyo dyan? Nauuhaw kasi ako eh. Ang layo ng binahi ko. Walang mga alak sa mga nadaanan kong baryo. Penge ah. Sarap. Sa mga panahon na yon, yung mga pag-asang unti-unting nabuo, eh para bang naglaho. Pucha, mukha atang pinagtitripan lang kami na matandang yon. Ano? Tara na. Seryoso po ba talaga kayo? Kung ayaw mo, wag mo. Hindi po. Sasama ako. Tuturo ko po sa inyo, Imay. Sinamahan po namin si Mang Kanur sa bahay ni Nani Lorena. Hindi po nagtagal, nakarating na rin kami doon. Pero imbis na kumatok, ang sabi po ni Mang Kanur, magmasid daw muna kami sa paligid. At maya-maya lamang, nakita ko na po si Nanay, pati si Noel. Ayun po yung nanay pati kapatid ko. Mabuti pa, tawagin mo ang mga kabaryo nyo. Sabihin mo na mamamatay na ang aswang. Teka, bakit po? Para mapawalang sala ang nani at kapatid mo. Papatihin ko sa harap nila ang aswang na si Lorena. Sige po, masusunod po. Isa-isa ko pong kinatok yung bahay ng mga kapitbahay namin. Hindi ako sumigaw dahil sabi ni Mang Kanur, mas maganda kung mananahimik na lang. Sinunod ko po ang sinabi niya. At nang masabihan ko na po ang ilang mga kapitbahay namin, bumalik na po ako doon sa pwesto namin. Yung mga kapitbahay naman, sumunod po sa amin. At maya-maya lamang po, si Mang Kanur nagpunta na po doon sa tapat ng bahay ni Aling Lorena. Oy! Impakta! Tagal kitang hinahanap ah! Nandito ka lang pala! Agad na bumukas ang pinto at nilawa po nun si Nanay, si Noel, pati ang matandang si Lorena. Anong ginagawa mo ditong manyakis ka? Aba, hindi ako manyakis no. At kung ikaw naman ang pupuntahan ko, hindi ako titigasan sa'yo. Hanggang Cavite umaabot ang reklamo sa'yo. Hindi mo ako mapapatay ngayon. Papatihin ko ang dalawang to. Hoy, parang di mo ako kilala. Minamaliit mo ba ako? Eh di subukan mo. Nagulat na lang po ako nang bigla pong nagbagong anyo si Nanay Lorena. Yung akala kong mabait, maalaga at para bang nanay-nanayan ko, eh isa palang aswang. Si Nanay at si Noel naman, naging mabangis. Para din silang aswang kumilos pero hindi po sila nagbabagong anyo. Sumugod si Nanay pati si Liam kay Mang Kanur. Pero may ginawa po si Mang Kanur para biglang mawalan po ng malay si Nanay pati si Noel.
Para pong binatukan niya sa batok ang dalawa at bigla na lang po silang napadapa at nawala ng malay. Mga manika lang yan. Huwag kang matuwa. Ako ang tunay mong kalaban. Ay nako, sumugod ka na ya. Gusto ko nang uminom. Sumugod po ang aswang na si Lorena kay Mang Canora. Bawat atake nito, kagat, tadyak, kalmot, suntok at kung ano-ano pa, mabilis pong naiilaga ni Mang Canora. Nagtataka nga ko nun kung bakit hindi pa umaatake si Mang Canora. Tumatawa-tawa lang siya. Tapos, para po siya nagdarasal. Maya-maya pa, sinangga po ni Mang Canora ang isa sa mga atake ng aswang na si Lorena. At pagkatapos nun, sinenyasan niya ako. Bago kasi kami makarating doon, may sinabi siya sa akin na kapag kinindatan niya raw ako, ibato ko ang itako sa kanya na sinunod ko naman. Binato ko nga ito. Tapos, sinalo niya ito, sabay halik sa patalim at saksak sa dibdib ng aswang na si Lorena. Sumigaw ang aswang ngunit agad-agad, bigla po itong nagliyab at nagsisisigaw sa iyak. Nagsigawan ng mga kabaryo. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Ganon din ako. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi ko pa rin talaga mapaniwalaan na ang tunay na aswang ay si Lorena. Hindi ang nanay ko, pati ang kapatid ko. Ginagamit lang silang kasangkapan. Biktima lamang sila. Kasabay naman po nun, nakita kong nagkamalay na po si nanay, pati si Noel. At hindi nagtagal, tuluyan na rin pong naging abo ang aswang na si Lorena. Nilapitan ko po si nanay pati ang kapatid ko. Wala silang kamalay-malay sa mga nangyari. At nang sabihin ko nga sa kanila ang naganap, eh hindi sila makapaniwala. Hingi sila lang hingi ng tawad sa taong bayan. Pero, naintindihan naman ng taong bahay ng kanilang sitwasyon na hindi sila ang may kasalanan. Biktima lamang sila. Hinilughog namin ang bahay ng aswang at nakita po namin na meron palang basement yun. Nakita namin sa ilalim na marami palang mga bangkay ng tao ang nandoon. Ginagawa niya itong pagkain. Nakakasuka, nakakapandiri, nakakapanghina. Hindi namin lubos akalain na magkagawa niya ang mga bagay na yon. Pinagkatiwalaan namin siya. Sinunog po ni Mang Canor ang bahay niya at pagkatapos noon, nanatili pa siya ng isang araw sa amin. Ang ginawa, nag-inom na nag-inom. Naghanap pa nga siya ng babae, pero wala namang babae sa amin na papatol sa kanya. Matapos noon, nagpaalam na rin po si Mang Canor sa amin. Todo pasalamat kami sa kanya ng pamilya ko dahil kung hindi sa kanya, hindi na muli pang mabubuo ang pamilya namin. Mula din po nun, naging okay na kami ng kapatid ko. Natanggap ko na siya. Masyado lang ako kinain ng selos ng pagiging makasarili. Hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil kung hindi pa mangyari sa amin ang bagay na iyon, hindi ko pa marirealize na ako pala ang mali at hindi sila. Sana po nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Hello guys, kamusta? Long time, long long time no shout out. Pasensya guys kung wala tayong shout out mga nagdaan. Alam ko maraming nagpapa-shout out sa inyo pero sobrang busy lang po talaga ko namin ng miko dahil sa mga hindi nakakaalam ay isa na po akong ganap na ama.
kapapanganak lang po ng aking unang anak. Siya po si Pio. Kaya sobrang busy, kaya hindi pa tayo nakapag-shoutout sa mga nagdaan kasi naghahanda po kami sa panganganak ni Mrs. At syempre, hetong, yun nga, kalalabas lang po ni Baby. Pero ngayon, shoutout tayo dahil namiss ko kayo. Namiss ko kayong kausap, kakwentuhan, at pag nakabalik na kami ng tuluyan sa Cavite, ay balik na tayo sa shoutouts. Anyway, iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa ating side channel, ang Dear Sir Paul. Kumbitin pa kayo dito, doon, araw-araw din po tayo nag-upload ng mga kwento. At sa mga team Facebook naman po, nag-upload din po doon tayo ng kwento sa ating Facebook page, ang Creepy Macpanset Stories. Alright, shoutout po tayo. Ito yung shoutout na to mula to sa mga comments doon sa kwento natin sa may Bacolod, doon sa Abandonadong Gusali. Shoutout po kay Hameru, Romar Leona, Emelda Reyes, Sheila Armogena, Rosemary Hernandez, Gengski Vlog, Boholana, Rika Peralta, OG Parayao, D. Santiago, Karen Brescia, Mel B., Rain Ash Phoenix, Love You, Jans Brusula, Kurt Chan, User, Stan Parungaw, Love You, Jajakil Go To Hell, Lizel Blas, Miss Dimple Sumi, Hi Ninang, Anika Mishka, Genevieve Carbonilla, Quelcy Reed, Neil Ward Burgos, It's Me, Daxin, Dailin Payahayay, Hayahay, Amerlands for Dragwin, Nidak Yambao, Herbert Barbosa, Justine Guzman, nako hindi na ako marunong mag-shoutout, Marcia Dalmino, Junjun Curzon, Romnick Saher, na Nathan Isaac, Kengski, Rowena Valiedo, Jelania Valladar, Lady Warrior 08, Mary Asilar, Mr. Calls, Jelay Zatindungan, Sarmi Francis D. Guzman, Marites Guevara, Drastic, Mayang Galera, Joyce Marinas, Lichelle Karambakan, Emerson Random Videos, Jackie, and last po sa shoutout natin for today is si Carmelita Mabanag. Muli guys, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channels, ang Dear Sir Paul, Creepy Macpanset, at ang Facebook page na Creepy Macpanset Stories. Muli guys, pag nakabawi-bawi na kami, pag nakauwi na kami ng Cavite, kasama po si baby ko at ang aking misis, araw-araw na po tayo ulit magbabatian. Uy, magbabatian eh, no? Anyways, ayun lang po. Yun lang po muna ang kwento sa araw na ito. Mac, Panset, namiss kong sabihin yan.